Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Renz, 30 years old, 5'6 ang height. Medyo maputi, may itsura at medyo maganda ang pangangatawan dahil nakahiligan ko na rin mag-gym hanggang ngayon. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang nangyari after kong gumraduate ng college na ayaw ko na sanang balikan pa. Ngunit hindi pa rin talaga mawala sa isip ko hanggang ngayon dahil sa isang babae. Year 2018. Meron akong isang barkada sa college na talagang masasabi kong naging best friend ko na rin sa lahat ng bagay. Siya si Chris. Magkaedad lang kami at magkaklase kami nung college. Pati nung gumraduate na kami, ay kami pa rin ang laging magkasama. Kasama ko siya sa pag-a-apply ng trabaho. Kasama sa bonding at syempre sa inuman. Dahil solid ang samahan namin, ay hindi na ako nagulat nung kunin niya akong ninong ng kanyang baby. Babae ang naging unang anak nila ng kanyang asawa na si Jessica, na nasa edad 26 pa lamang. Maganda si Jessica. Artistahin ang dating niya. Maputi, makinis, at panalo ang korte ng katawan. Hindi na ako nagtaka dahil mataas talaga ang standard ng kumpari ko pagdating sa babae. Kahit nung college pa lang kami, ay magaling na talaga tong pumili ng no-nobyahin. Nagulat nga ako nung unang pinakilala niya sa akin si Jessica, nung magkasintahan pa lang sila, dahil talaga namang sobrang ganda nito. Minsan nga pinagmamayabang pa ng kumpari ko sa akin na siya raw ang first boyfriend ng kanyang misis. At siya rin ang first ni Jessica pagdating sa kama. Pagmamayabang pa sa akin ni Chris na hindi niya raw pinapabayaan ang asawa niya pagdating sa pagpapaganda. Kaya lagi raw niya itong binibigyan ng pera para pambili ng mga lotion at iba pang pampaganda. Natuwa na lang ako sa mga kwento ni pare. Pero sa isip-isip ko, maswerte talaga siya dahil nakabing wito ng artistahing misis. Maliit lang kasi at payat lang si kumpare. Mas matangkad pa nga ng konti ang asawa niya. Hindi rin naman to kagapuhan, pero masasabi kong mabait talaga to at malakas ang sense of humor. Noong una, hindi masyadong umiimik si Jessica sa akin. Siguro dahil hihiya pa. Pero hindi nagtagal ay naging close din kami ni kumare kasi lagi ako sa maliit na bar nila tumatambay. Naging makwento na rin siya sa akin. Pero simple lang ang mga naging usapan namin. Katulad nga na kung kumusta ang buhay may asawa niya. Kung kumusta ang pagiging misis niya kay Chris. Mga simpleng kumustahan lang talaga. Hanggang dumating nga yung araw na nagsara yung minibar nila dahil nalugi to. Labis ang panghihinayang ng mag-asawa nang mawala ang negosyo nilang yun. Doon kasi sila kumukuha ng kanilang pangluho at panggastos sa pang-araw-araw. Halos 2 taon din nilang pinaghirapan to para mabuo. Hindi ko nga pala nasabi na seaman pala kami ni Chris. 2 taong sumampa sa barko si Chris at nang makaipon ay nagpa siya munang tumigil noon at magnegosyo na lang para makasama ang kanyang pamilya. Pero sabi nga nila, ang buhay ay parang panahon lang na nagbabago. Minsan sagana ka at minsan naman kapos ka. Noong dumating yung point na nawala ang pinagkakakitaan nilang negosyo, ay nagpa siya si Chris na sumampa ulit ng barko. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito makasampa-sampa dahil laging mataas ang dugo nito sa kanyang medical examination.
Kaya dumating talaga yung puntong nabaon din sila sa utang. At noong taong yun ay talagang hirap na hirap talaga sila sa buhay. Isang araw, nakatanggap ako ng chat mula kay Jessica. Nagtaka naman ako pero inaamin kong para akong na-excite dahil noon pa man, may lihim din akong pagkatakam sa kumari ko. Kahit may girlfriend na ako nung mga panahon yun. "Kumusta, Renz?" sabi niya. "Okay naman, ba't pala napachat ka?" tanong ko. "Eh kasi, baka pwedeng makahiram ng pera sa'yo. Diretso na ito sa'kin." Nung panahong yun ay kakababa ko lang ng barko, kaya alam din niya siguro na may pera ako. "Magkano ba, Mari?" Diretso ang tanong ko. 3-5 lang, Renz. Ibabalik ko rin sana next week," ang sabi pa niya. "Okay, sige, Jessica." Sa puntong yun, may kung anong kapilyuhan ang dumapos sa aking isipan. Naisip ko agad na baka yun na ang pagkakataon ko para makuha ko ang gusto ko kay Jessica. Yung makasama siya sa iisang kwarto ng kaming dalawa lang. "Puntahan na lang kita dyan, Renz. San ka pala?" "Magkita na lang tayo sa park," sabi ko. Nauna akong makarating sa kanya sa park. Matapos ang ilang minuto ay dumating na rin siya sa kayang motor niya. Samantalang ako naman ay nakatago lang sa isang gilid at pinagmamasdan siya. Kabado pa akong makipagkita sa kanya. Minanmanan ko muna siya bago ako lumapit. Sinigurado ko muna na wala siyang kasama at baka mamaya ay kasama niya ang mister niya o kung sino pa mang nakakakilala sa amin. Ayoko rin kasi na baka may mag-isip ng masama sa aming dalawa. Nakapantalon siya ng fit ng oras na yon. At naka-blouse, kaya litaw ang maputi niyang kutis sa kanyang bewang. Lalo tuloy akong kinabahan at na-excite. "San ka na, Renz? Andito na ako. Naku, wala ka naman," chat niya sa akin. Nang masigurado kong siya lang at wala ng iba, ay lumapit na ako sa kanya. "Sandali lang, Mari. Papunta na ako sa pwesto mo," reply ko bago lumapit. Dali-dali ko siya nilapitan sa may gilid ng park. May swing kasi roon at doon siya nakaupo. "Pare, andiyan na ba yung hinihiram ko?" Ngiti niya sa akin nang lumapit ako sa kanya. "Eh kasi, may problema, Jessica, eh. Kasi biglang hinihiram ng tito ko yung pera. Nag-chat lang sa akin ngayon. Bukas niya raw ibabalik sa akin. Pagsisinungaling ko." Nang sabihin ko yun ay pansin kong parang nag-iba ang reaksyon ng mukha niya. "Di bali, pag nagbayad siya bukas, ibibigay ko agad sa'yo, Jessica," sabi ko na lang. "Magkano ba hiniram ng tito mo?" tanong niya ulit. 4,000 daw, Mari," matipid kong sagot. "Sayang naman," sabi niya pero ngumiti ito sa akin. "Hindi pa ba nakakasampan ng barko si pare?" bigla kong tanong sa kanya. "Hindi pa nga, pare. Kaya nangungutang ako sa'yo. Tsaka 1 week na siyang naglalakad ng papeles, kaya naubusan na rin kami ng budget," kwento pa ni Mari. Habang nagkukwento siya ay di ko maiwasang mapasulyap sa katawan niya. Kahit may anak na ay parang walang nagbago sa kanya. Para pa rin siyang dalaga sa itsura niya. First time niya ring mag-open sa akin ng kanyang problema. Doon ko nalaman na hindi pala sila magkasundo ni Chris ngayon. Simula daw nang malugi yung minibar nila ay lagi raw mainit ang ulo ng kanyang mister. "Naku, Mari, baka kulang lang yun sa lambing. Pag-iiba ko naman sa paksa namin para sumaya ang aming usapan." "Sa totoo lang, pare, kahit nag-ibang ugali niya, ay gabi-gabi pa rin siyang nakikinabang sa akin sa kama," sabi ni Jessica ngunit napayuko to na parang may gustong sabihin.
Yun naman pala, Mari. Hindi ba dapat masaya ka pa rin? Eh kasi pare, kahit gabi-gabi kami, hindi na siya katulad nung dati. Nahihiyang sagot niya. Paanong iba, Mari? Pagtataka ko naman. Natigilan siya sa puntong yon na parang nag-isip muna kung ikukwento niya ba sa akin ang mga bagay na pribado. Ako naman ay di na umasa na magkukwento pa siya. Pero nagulat ako nang ikuwento niya ang lahat. Dito ko nalaman na hindi raw natutugunan ni Chris ang pangangailangan niya bilang babae. Dahil parang lagi daw itong nagmamadali sa kama at diretso tulog na raw pagkatapos. Hindi man lang daw siya tanungin nito kung okay na siya. Pero iniintindi na lang daw niya ang mister dahil alam niyang stress pa to dahil hindi ito nakakasampa ng barko. Lalo ngayong kailangan nila ng pera. Ganun ba, Mari? Baka matulungan kita ngayon sa mga problema mo. Sabi ko sa kanya na may ibang ibig sabihin. Sinadya kong sabihin yun dahil gusto kong malaman kung may chance ba ako sa kanya. Tumingin siya sa akin na para bang nakuha niya ang ibig kong sabihin. Kung pwede nga lang, Renzi. Kaso, may girlfriend ka. Baka pagsihan mo. Saad nito sabay ngiti. Para kung mababaliw nang marinig ko ang mga kataganyang yun. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko na ewan. Habang patuloy ang pag-uusap namin, ay nilibre ko na lang muna siya ng merienda para hindi masayang ang pagkikita namin. Panay ang sulyap ko sa kanyang mukha ng mga oras na yun. Parang may something talaga sa kanya na wala ang ibang babae. Iba ang ganda niya. Ang lakas ng appeal, lalo na kapag ngumiti siya. Siya yung tipo ng babae na kababaliwan talaga ng mga katulad ko. After naming magmerienda ay umuwi na si Kumari. Ako naman ay naglakad na rin pauwi ng bahay. Malapit lang kasi ang park sa amin. Walking distance lang, kaya kung pwede nga lang na iuwi ko na si Jessica, ay ginawa ko na. Kaso hindi pwede, dahil baka hanapin siya ng asawa niya. At isa pa, baka pag may nakakita sa amin malapit sa bahay, ay pag-chismisan pa kami at makarating pa kay Chris. Kinabukasan, tumawag siya sa akin. Renz, kumusta? Meron na ba yung hinihiram ko? Tanong ni Jessica. Meron na, Mari. Kaso mahihingin din sana akong pabor sa'yo. Medyo kinabahan na ako nang sabihin ko yun. Ano yun, pare? Tanong niya. Baka magalit ka eh. Sabi ko naman. Bigla siyang tumawa. Ewan ko kung ano rin ang nasa isip niya ng mga oras na yun. Ano ba kasi yung Renz? Sabihin mo na. Pamimilit niya. Kasi Mari, baka pwedeng samahan mo ko. May pupuntahan muna sana tayo. Naku, Renz. Sige, pero dala ka charger ha? Sabi niya. Napangiti na lang ako nang marinig ko ang tugo ni Jessica sa akin. Mukhang alam na niya ang ibig kong sabihin. Malayang nakalabas ng bahay si Jessica. Nagpaalam to sa mister niyang maungutang sa kaibigan. At baka gabihin dahil medyo malayo. Mabuti na lang din at hindi masyadong maigpit ang kumpare sa misis niya. Hindi rin siya yung tipong siloso, kaya okay lang rito kung lumabas ang misis kahit sa mga party. Pinapayagan niya rin to. Ilang minuto pa ang lumipas, ay nandun na siya sa park. Pagkakita namin, naka-jacket siya at naka-cup. Sa isip ko ay nag-iingat talaga siya para hindi basta makilala. Pero mukhang kinakabahan ang mukha niya at hindi makatingin sa akin ng diretso. Iwan mo na lang yung motor mo dyan. Angkas ka na lang sa motor ko. Sabi ko at nginitian ko siya. Ngumiti rin siya sa akin tsaka umangkas. Habang binabaybay namin ang daan, yumakap siya sa abs ko na talagang nagpaalab sa aking pagkatao. Mga alas 11 ng umaga nang makarating kami sa hotel.
At pinauna ko siyang pumasok sa kwarto. Nilapag niya sa table ang cellphone niya at tinanggal ang earphones sa tenga niya. Sabay lingon sa akin. Walang makakaalam nito ha. Malambing nitong sabi. Napatango na lang ako sa puntong yun at parang kinakabahan sa sobrang excitement. Maya-maya tinanggal niya ang sombrero niya at jacket. Sabay kaming umupo sa gilid ng kama. Niyakap ko agad ang bewang niya at sinuyo ng halik sa labi pero parang ayaw niyang tumugon. Siguro naiilang lang dahil hindi ako ang asawa niya. Unti-unti ko siyang inihiga sa kama at kinalas agad ang mga suot niya. Napawaw na lang talaga ako sa tanawing nabungaran ko. Kung pagmamasdan ko ang buong kagandahan ng babaeng nasa harap ko, ay parang wala tong asawa at anak. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad na akong sumampa at naglayag sa tinatawag nilang bawal. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. At napakapit na lang nang tuluyan ng umuga ang kamang naging dahilan ng aming kasalanan. Halos simatayin kaming pareho ng mga oras na yun dahil sa kakaibang tinatamasa. Walang ibang binanggit si Jessica ng oras na yun kundi ang pangalan ko. Napansin ko rin parang ayaw niya akong pakawalan nang igapos niya ang kanyang mga binti sa aking bewang. Para kaming mag-asawa ng oras na yun. At sa tatlong oras naming magkasama sa iisang kwarto, ay sinulit talaga namin ang kapirasong sandali na alam naming tatatak sa aming alaala. Kahit pa alam namin sa isa't isa na mali ang lahat ng yun. Hingal kaming magkayakap sa kama ng tuluyang makontento. Yumakap sa akin si Jessica at tinanong ako, "Nag-enjoy ka naman?" Ngiting tanong niya. "Sobra." Napakaswerte pala ng kumpare ko. Sagot ko. "Ikaw talaga?" Matipid na sagot niya. Nakangiti lang siya pero maya-maya ay parang may naalala siya. Kaya biglang lumungkot ang ekspresyon ng mukha niya. "May problema ba?" Tanong ko. "Eh kasi Renz, 2 months na akong buntis. At di pa alam ng kumpare mo. Saan nito?" "Oh, ba't malungkot ka? Hindi ba dapat masaya ka?" Sabi ko. Doon ko napagtanto na kaya pala ingat na ingat siya sa mga kilos niya kanina. "Eh alam mo naman di ba pare, gipit kami ngayon. Tapos, madadagdagan pang gastusin dahil pregi ako. Baka lalong may stress ang kumpare mo." Nahihiyang sagot niya habang nakayakap pa rin siya sa akin. Dito ay may kung anong kapilyuhan na naman akong naisip. "Huwag kang mag-alala, Mari. Andito lang ako. Kung gusto mong umutang muna, walang problema sa akin." Nakangiti kong sagot. Napasulyap siya sa mukha ko at hindi nakapagsalita. Tinitigan niya lang ako. "Basta ba, hihingi ulit ako sa iyo ng pabor ha?" Sabi ko nang nakangiti. Pagkasabi ko noon ay unti-unting umaliwalas ang mukha niya sabay ngiti rin sa akin. "Yun lang ba?" Pili ang sabi niya kasabay ng isang haplos sa aking abs pa ibaba. Bago kami umuwi, ay sabay kaming nag-shower at muli kaming nagpakasasa sa isa't isa. Aaminin ko na kukonsensya ako that time kasi misis siya ng kaibigan ko. Pero wala akong magawa kundi maawa sa sitwasyon niya. Ramdam ko ang stress ni Jessica at sa tingin ko ay kailangan niya ng tulong ko. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ako makapaniwala. Nanatangay ko rin sa kama ang babaeng ilang taon ko na rin kinabaliwan. Almost 1 year din ang may namagitan sa amin. Pero naputol lang yun nang makarecover sila sa utang at muling nakasampa ng barko ang mister niya. Pero minsan, kapag nakita naman kami sa kung saan, ay hindi maipaliwanag ng ngiti ang binibitawan niya sa akin na sa tingin ko ay may ibang kahulugan. Na kami lang ang nakakaalam. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At sana'y nag-enjoy kayo.